Magandang umaga mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Linggo, March 3, 2024. Kalaan ay nag-discuss natin ang tungkol kay Ezekiel at pinakain niya siya. So, I ate it and it tasted as sweet as honey. Ezekiel chapter 3 verse 3, yun ang nakasabi. So, masarap, sabi ni Ezekiel. Ano ba ang pinakain kaalaman sa kanya? Tungkol sa tayo ay kinreate ng mga Elohim na ginawa na nating God na taong galing sa kalangitan. At sila ang nag-create sa atin sa pamamagitan ng DNA. Na ang DNA, ang apat na elemento na ito ay na kukuha lamang sa lupa o sa alabok. Kinreate tayo ng God sa pamamagitan ng alabok. Ang apat na elemento na adenine, guanine, thiamine at saka cytosine. Yun ang apat na elemento na nagkukumpos ng DNA or deoxyribonucleic acid. At sa pamamagitan ng kanilang kaalaman sa genetic engineering ay na-create nila ang tao na kasintulad nila na sa Biblia ang tao na yan ay si Adan. Si Adan ay kahit sura ng Diyos. May ilong, may hindi itsura ng kabayo o kung ano-ano paman na hayop, kundi itsura ng Diyos, kawangis. So, si Adan ay lumalabas na una-unahang naklon na tao dito sa ating daigdig na kung tawagin ay planetang Earth. Kinlon siya, artificial. Wala siyang nanay at tatay. Galing siya ang kauna-unahang successful cloning ng advanced na mga scientist na kung tawagin ay Elohim. Darating ang panahon, pag umunlad na ang siyensya at teknolohiya sa ating mundo, ay maintindihan natin ang mga mensahe na nakasulat sa Biblia para noong araw pa na para iyan ay maging batayan ng ating pinanggalingan kung paano tayo na-create. At kapag naging sapat ng ating kaalaman at na-accept natin na tayo ay darating ang panahon na i-welcome natin sila, ang sabi ng Elohim ay maghanda kayo ng aming titiyakahan dyan na kung tawagin ay embassy. Ang unang tao sa mundo na nag-build ng kanilang tirahan ay si King Solomon. Pero wala na yon. Ngayon ang Age of Revelation. Ibig sabihin ng Age of Revelation ay naging sapat na ang ating siyensya at teknolohiya para maintindihan ang mga pangyayari kung paano tayo ni-create. Hindi tayo basta umusbong lamang na katulad ng theory ni Darwin na nag-evolve lang tayo. Kinreate tayo ng mga Elohim. So, maintindihan na natin, na-explain ko na sa inyo na ganun nga ang pagkagawa sa atin. So, darating ang panahon, babalik sila dito at isasama nila ang mga taong binigyan nila ng mga mensahe noong araw na kung tawagin ay propita, sina Buddha, sina Muhammad, sina Jesus Christ, isasama nila at least mga 42 na mga tao yun na binuhay nila na nakatila na yun sila sa Planet of the Eternal, isang planeta na artificial kung saan sila nakatira ngayon. Dadalhin nila dito at kapag nandito na sila, ituturo nila sa atin ang iba pang mga teknolohiya para maging paraiso ang ating baby. And the spirit lifted me up and I heard behind me a loud rumbling sound. Is it clear? Verse 3 to 12. Ngayon, pinasyal siya, flying saucer. The spirit lifted me up between the earth and the heaven, and in the vision of God, he took me to Jerusalem. O dinala siya sa Jerusalem. Ezekiel verse 8:3. Marami silang pinasyalang lugar. Nagpalipat-lipat. Pagkatapos, and there appeared in the cherubims the form of a man's hand,
under the wings. Ezekiel verse 10 to 8. Ayun, habang naglalakbay sila, nakita ni Ezekiel na notice niya na yung anghel o Elohim may kamay sa kasi sa likod eh, parang pakpak machine yun para makalipad. May mga anghel lumilipad, propeller machine, para pag nandito na sila sa lupa, nakakalipad na sila. Madali lang yan, technology na yan, yan dito kung gagawin natin. Mayroong rocket ship na maliit dito sa ating likod na nilalagay para tayo makalipad. In fact, sabi ko nga, mayroon na ngayon nakakalipad gagawin dito sa Pilipinas. Van. Putsi na lilipad di imamanufacture ng Lofcar o yan kasama ang Francisco Motors ng Pilipinas doon sa Camarines ang kanilang planta. I'll watch the cherubim spread the wings and rose from the ground as they went, the wells went with them. Ezekiel 10:19. Ayun, nakikita ni Ezekiel, lumilipad yung mga cherubim, yung anghel. Lumilipad. Ayan, lumilipad. Nag-rose from the ground daw eh. Oh, lumilipad nga eh. Kasi nga may mga ano nga, small jet engine sa kanilang likod eh. Hindi naglalakad ang mga anghel. Hindi sila naglalakad. Siyempre, nakakapagod maglakad eh. Lilipad. The Spirit lifted me up between the earth and the heaven. And in the vision of God, He took me. While I watched the cherubim spread the wings and rose from the ground. And as they went, the wells went with them. Ezekiel 10:9. Then the Spirit lifted me up and looked me. Ezekiel 11:1. The glory of Yahweh went up from the midst of the city and stopped above the mountain, which was on the east side of the city. Afterwards, the Spirit took me up and brought me into Chaldea. Ezekiel 11, chapter 11, verse 23 to verse 24. Pagkatapos ng flight nila, naglanding sila sa Chaldea. Doon, i-discuss naman natin sa susunod kung ano ang pinakita doon kay Ezekiel. Hanggang dito na lamang. So, maraming salamat po sa inyong lahat.